nandito lang, makikinig lang. At co-host ka na, co-host. Ako? Pwede na naman. Tayo muna ako. Hindi, ano, sige, papakilala ko po yung guest natin dalawa. Kasi related po yung pinag-uusapan natin eh. Kasi gusto ko rin pag-usapan dito yung Duterte quote-unquote legacy. Kanina, sabi ni Bayo, di ba, ang daming nangyari, especially today, no? Isa dyan yung announcement na ang susunod na COA chairperson ay si outgoing Solicitor General Jose Calida. Grabe, di ba? Marami na pag-grabe dyan. Tapos yung issue nga na isa na in-uphold ng Securities and Exchange Commission, yung order nila, basically shutting down Rappler. So, ang laki po na impact niyan eh. Kasi makikita nyo, 2 days before the end of President Duterte's term, meron pang ganito, di ba? Akala natin, nakita na natin lahat as far as the pressure on media was concerned. Pero meron pa pala mga pahabol, no? Mga pabaon. So makakasama natin ngayon, nandito na ang news editor ng Rappler, si Mr. Paterno Esmaquel II. My favorite Rappler. Yeah, nandito po siya uli. Ayan. Tapos kasama rin natin ngayong gabi si Mr. Virgel Santos. Isa po siyang veteranong journalist. Isa po siyang member din po ng board ng Center for Media Freedom and Responsibility. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi sa inyong lahat. Pat, kumusta na kayo? Eto, tapos kasama natin si Bayaw. Idol ko si Paterno. Pag may mga nagla-live yan sila dyan sa Rappler. Oh, salbahe yung mga laro-laro lang. Oh, oh. Salbahe yan si Paterno. Oo. Oh. Oh. Yeah. Kaya dapat ang pinapasaya talaga yan. Yeah. Eh. Pwede kang magtanong, Bayaw, ah. Sige. Sige. Alam mo, masanay nga ako magtanong eh. Kasi yun yung trabaho ko sa public affairs. O sige, mag-search muna tayo kung gusto mo ikaw magtanong. Seryoso ka. Ako lang muna ito ngayon. Paterno, kumusta ang mood dyan sa Rappler? Medyo masamang balita na naman to, ah. Oo, masamang balita siya. Pero kumpara nung 2018, yung unang pumutok yung balita nung pag-shutdown ng sex sa Rappler nung bago pa namin i-appeal yun. Siguro ngayon, masasabi ko talaga na mas alam na namin yung kung ano yung gagawin at siguro mas alam na rin namin kung anong mararamdaman. Kasi nung 2018, nung una tong nangyari, syempre talagang tuliru ang lahat. At naalala ko nun, nag-stress eating pa kami nun after our yung ating aming malaking General Assembly. Ngayon, syempre on high alert yung buong Rappler team pa rin. At talagang inaabangan namin yung mga susunod na mangyayari, yung mga susunod na pwedeng gawin ng Securities and Exchange Commission. Pero at the same time, handa kami. May napaghandaan na ito ng ilang taon. At bukas meron tayong inauguration na kailangan i-cover. Business as usual ang Rappler. In fact, bago itong interview natin, naghahanda ako nung mga final reminders para sa inauguration bukas. Kumbaga, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Tuloy-tuloy lang ang trabaho. Bayaw, pwede kang magtanong. Huwag kang mahiya. Singit ka lang, ha. Sa-shut up ako. Pero bago kong tanongin sa Sir Virgel, gusto ko lang batiin yung background ni Paterno. Ang ganda. Napapanood ko lang sa mga movies tayo eh. Ngayon. Nasa newsroom tayo ngayon. Ang ganda. Nakita ko yan, Sir Paterno, sa isang artist nyo dyan. Yan yung stories niya. Ang ganda. Oo. Pag bumisita ka dito, Bayaw. Maangas. Maangas. Ang ganda. Parang sa movie yan eh, di ba? Yung mga pang Hollywood. Sir Paterno, hanggat walang desisyon talaga, tuloy-tuloy pa rin kayo. Ganyan. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy. At may decision man o wala, tuloy-tuloy yung malayang pamamahay. Yung independent journalistic, hindi naman yan mapipitan ng kahit anong decision at kahit anong papeles. Dahil yan ay bahagi ng demokrasya eh. At naiintindihan namin na ito yung ating papel sa lipunan. Walang tigil ito. Ang ganda ng comment, ang ganda ng sa comment section eh. Regalo daw ito ni President Duterte kay BBM. Niregalo daw kayo, sir. 'Di ba? Ang ganda. Yan ba tingin niyo diyan, Paterno? Mukhang naregalo kayo. Eh, yan ang tingin ng mga maraming nag-oobserba, yan yung mga tingin ng mga maraming mga supporter ng Rappler. Hindi naman para sa akin, para gumawa ng ganyang klaseng conclusion, pero syempre hindi rin naman lingid sa ating kaalaman na
June 28 nilabas ng SEC ang resolution na yan, 2 days before Duterte steps down. At siyempre, kung meron tayong kaunting talino na natitira, makikita naman natin, pwede naman tayong mag-connect the dots on our own. Pero yun nga, kung kahit ano pa yung gawing ilabas na papeles, talagang tuloy-tuloy pa rin talaga ang pag-cover natin. Dahil medyo ano na rin eh, sa nakaraang anim na taon ng Duterte administration, medyo ano na yung Rappler eh, parang kumbaga hindi na bago sa Rappler yung pinapaalis ka kayo ng Malacanang, di ba? Hindi kayo pinapapasok. Oo. Ban pa rin hanggang ngayon, di ba? Oo, kasi kung ang mga vlogger ay okay na mag-cover ng storya, di dapat okay din, no? Yung Rappler at iba pang mga ano, di ba? Correct lang natin yung spelling ni Constancia. Rappler po, wala pong W. R-W. Ganda, Rappler, we need you. Ganda. Mapagkamalaki pang balot eh. Oh, yan. Yeah. Nandito rin si Server Hill pero parang nagkakaproblema siya sa ano, sa video. Hintayin natin siya makapasok, no. Eh kumusta ba 'yung naiisip niyo ano, pwedeng mangyari sa media dito sa papasok na administrasyon? Kasi isang tulog na lang eh, iba na 'yung presidente natin. Eh alam natin 'yung nangyari sa iba't ibang news organizations under President Duterte daw. Nagsimula sa Inquirer, sa Rappler, tuloy-tuloy hanggang ngayon. ABS-CBN, shutdown. Tapos, meron dalawang news websites na alternative, pina-shutdown ng NTC. No? Ano yung nakikita mong ano, pwedeng kahihinat na ng independent ng critical media? Tuloy-tuloy yung pananakot nila eh, sa independent and critical media. At ayun nga, yung nangyayaring harassment sa independent media ngayong mga final days ng Duterte administration at papunta tayo sa Marcos administration, medyo nakakatakot na signos ito ng mga pupwedeng mangyari dahil nga nananakot sila eh. Ngayon, ang tanong, yung media ba ay mabilis masisindak o magpapasindak sa ganito o tuloy-tuloy lang yung pagtatrabaho? Siyempre, ang tanong dyan kasi, madaling maging matapang eh. Pero ang tanong, sa maraming media outlet sa Pilipinas, sino ba ang nagpapasweldo sa'yo? Yung mga malalaking businessman na may-ari ng mga maraming news outlet ay yumuyukod dun sa may kapangyarihan, eh, kumbaga, ano yun eh, syempre magkakaroon yan ng epekto dun sa independence ng mga journalists. Syempre, yun ang... Direktahin na natin, sino to? Itago natin sa mga... anong pangalan? Huwag natin itago sa pangalan. Hindi, biro lang. Sige, sino ba to? Hindi, kumbaga, alam mo naman natin. Maraming alam tungkol sa mga kapitan. Saan? Maraming alam tungkol sa mga ganyan, mga media owners, yung kung paano naapektuhan ng media ownership yung independent sa mga news outlet. Yung Rappler, mapanag kami na yung aming corporate structure, design talaga sana maging controlled by journalism. Oo. Pero, kumbaga, Sir Paterno, medyo nag-choppy ka. Parang ako, humina ako. Medyo humina. Parang medyo choppy. Ako ba yun? Oo. Humina po kayo. Pero humina. Parang ano, no? Sir Christian, no? Sir Paterno, no? Parang 70s din ulit, di ba? Yung mga mosquito press noon, parang ganito din yung nangyayari, di ba? Oo. Yung doon sa mga hindi nakakaalala yung mosquito press, di ba? Parang ano siya, eh? A term, ano, parang ano siya, pejorative term doon sa mga... Independent. Alternative. News organizations na sumusundot-sundot, di ba? Parang dismissively tinawag sila mosquito press nung nakaupo. Pero it turned out, mosquito, very effective, di ba? Kasi mas tinangkilik siya eh, yung mga talaga naghahanap ng katotohanan. Oo. Tsaka mahirap pa pag na-dengue ka, mas malupit pa yon kaysa sa COVID, di ba? Oo, walang gamot doon, di ba?
Correct. Baka umabot ka sa transfusion. So paano po? Ano po bang direksyon ngayon ng mga journalists? Sa tingin nyo, Sir Christian, Sir Paterno, syempre kayo ay mga journalist, di ba? At syempre yung naratibo na di ba na hindi kayo legit na, no? Mas legit na tong mga vlogger at iba pang istasyon na kakampi ng administrasyon, no, na gumagawa ng mga propaganda. So paano pa namin kayo papaniwalaan, di ba? Ako muna sagot, Paterno. Ano lang, ako na baliktad tayo ngayon, ha? So ang host natin ngayon si ano, si Bayaw. Hindi, ito, meron akong, kasi parang kami nagtuturo ni Paterno sa UST, journalism. Doon sa previous semesters, meron akong parang ginawang model, parang continuum, pinakita ko sa klase. Hindi ko lang ma-flash ngayon dito yan, eh. Parang ang I started with the question sa klase, imagine a world without journalists. Kasi sinasabi, hindi na kailangan kasi may vloggers na, eh. Maraming content creators, kanya-kanyang gawa ng content, diba? So bakit pa tayo makakailangan ng journalist? Sabi ko, sige, fine. Imagine a world without journalists. Pupunta ka, kunwari, sa kung sino-sino content creator. Pag gusto mo maghanap ng balita tungkol sa weather, punta ka dito sa ganitong tao. Magugulat ka na siguro for a time effective, diba? Pero paano pag nilulunod na yung katotohanan? Hindi mo na alam kung ano yung totoo. Eventually, ang argument ko doon, society would have to invent journalists again. Kasi it's a necessary function sa isang lipunan. Hindi mo siya pwedeng ibigay lang yung responsibilidad doon sa kung sino-sino. Kasi yung binabanggit kanina ni Bayaw, di ba, na meron ditong disiplina na sinusunod. Kunwari, teo, bago ko po tawagin Sir Virgil, nakakonnect na siya, no? Ito, very basic example ko lagi ito sa klase, no? Kunwari, ako isang, ano, kunwari lang, ha, ano ako, vlogger, wala akong sinusunod na code of ethics. Pwede kong banat manatan yung isang kumpanya para kikilan. Sabihin ko, ito, walang kwenta tong kotse na to. Walang kwenta tong laptop na to. Pero ang goal ko pala, para bigyan nila ako ng bagong kotse o kaya bagong laptop. Diba? At may mga gumagawa niyan. Kasi hindi naman issue sa kanila ethics, eh. Diba? Parang sa kanila, gusto kong banatan tong produkto na to para ayusin nyo ko. Mamaya, bibigyan nyo ako ng laptop para tumigil ako, diba? So, yung ganon, pwedeng gawin at alam ko ginagawa yun ng ibang mga independent content creators kasi wala silang susunod na ethical standards, eh. Sa journalism, meron pa rin nakakalusot kasi marami rin pong tulisan at magnanakaw sa journalism. Pati yung mga radio commentators, marami kayong mapapansin minsan bumabate, 'di ba? Ito magiting na kong ano to, magiting na general to. Minsan iba po bayad 'yon, 'di ba? So, 'yun ang gusto kong banggitin yung difference. Nako, bago ang lahat, binabati ko si Deadpool, no? Isang nag-file yan. Nag-file yan ng candidacy doon nung nakaraang ano, president, ano, yung nagpa-file ng ano, 'di ba? Kasama si ano, Rastaman. At syempre yung Tambay party list, 'yan. Ah, okay. Sige. Ito, Sir Virgil. Hello po. Good evening, sir. Hi, sir. Nagahang yata. Teka, sabihin ko mag-reconnect siya. Yun. Siguro, habang nagre-reconnect si Sir Virgil, yung ko rin dun sa tanong ni Bayaw. Kasi, pagiging journalist, marangal na trabaho yan. Yung pagiging vlogger at vlogger, marangal din na trabaho yan. Ngayon, ang tanong, ano ba yung papel ng bawat isa sa lipunan? Yun ang tanong. Ngayon, hindi ako makakapagsalita para sa mga vlogger at vlogger. Magsasalita ako para sa mga journalists. Ano ang papel ng journalist sa lipunan? Yung sinabi ni Professor Christian Esguera na yung maglahad ng katotohanan, yun ay isang important part of democracy. Nalimutan ko kung sino yung nagsabi na, I think si Walter Lippmann ang nagsabi na freedom of the press is just an important part of democracy. It is democracy. Parang ganun. Code. At naniniwala ako doon dahil kapag ang tao ay hindi nakakapagsalita ng malaya, kapag hindi nakakapaghayag ng malaya, ano yung tinatawag nating kalayaan? So yung journalism,
nag-aahayag ng katotohanan at kaakibat niyan, meron tayong tinatawag na accountability. Mm-hmm. Yun ang mahalaga na meron sa journalist na wala sa ibang larangan. Mm-hmm. Na ganito rin yung linya, nasa linya din ng pagsabihin natin na pag-create ng content, yung sinatawag nilang content, hindi lang ang journalist ay hindi lang nagki-create ng content, kundi naglalabas ang katotohanan at inilalagay, we put our names on the line. Oo. Kumbaga, pag sinabi mong it is by Christian's Guerra, then ano yan, automatic, kapag tama yan, syempre, pupurihin siya. Kapag mali yung kanyang report, babatikusin siya. Pwedeng kasuhan ng libel, o pwedeng ma-troll, pwedeng mabastos, pwedeng yung kanyang picture ay paglaruan. We put our names on the line. Okay. Yan ang mahalagang elemento ng journalism. Na, ayun, truth and accountability. Truth and accountability. And it, yan ay napakalaking bahagi ng ating tipunan. And that is, yun nga, yung sinabi kong quote kanina, that is the essence of democracy. For people to be able to speak out in a spirit of truth and accountability. So yun. Yan sabi ni Pat na, na yan daw ang demokrasya, sabi ni Pat, di ba? Totoo yun eh. Alam din nila yun. Kaya tayo unang binabanatan eh. Alam nila tayo, demokrasya. Kaya tayo unang babaran. Alam din nila yon. Alam din natin yon. Kaya ganun ang labanan eh. Ang unang sisilensyohin, siyempre yung ano, yung press. Kasi yun nga ang demokrasya. Tama yung sabi ni Pate. No? Tayo ang demokrasya. At saka yung sinabi nyo na akala natin, pawala na itong si Duterte, bakit meron pang ganyan? Hindi pa naman tapos eh. Hindi ito, hindi, dugtong-dugtong to eh. Kaya nga nakita nyo, walang pagkakaiba dun sa kay Duterte at saka dito sa kay Marcos. Walang pagkakaiba eh. Yung mga tao, yun din. Mga programa, yun din. Wala namang sinasabi itong si Marcos kung anong iba sa kanyang patakaran kaysa kay Duterte. Wala naman eh. Kaya walang pagbabago yan. Palala lang ng palala yan. Our worst fears will continue to be realized. Eh, kaya kailangan talaga labanan niya. Ang palaban lang naman na dyan, robust, sustained pushback. Yun lang. And pushback on every platform. Hindi lang sa cyberspace, hindi lang sa ibang mga media platform, sa kalsada, kasama yan. Kailangan talaga i-enlist ang mga ano, i-enlist ang ano, ang mga kasangga ng peridista. Ibig sabihin, yung righteous forces, yung naiintindihan na dapat paglaban yung demokrasya, dapat i-enlist yun. Hindi po pwedeng tayo lang eh. Hindi pwedeng tayo lang. Sige nga po. Sabi niyo po kanina, robust, ano? Makakaano nga ako niyan. Makabili nga ako niyan, baka panlaban pala yan. Biro lang po, no? Pero tama din yung sinabi ni, ano, ni Sir, eh, no? Malaking bag. Di ba? Oo. Tama din yun, eh. Di ba? Paano kung papatahimikin yung media, pinatahimik yung ABS, no? Pinatahimik yung Rappler. Paano na yan? Pag kayo na yung next na patahimikin, di ba? Wala na. Di ba? Oo nga. Baka maaari mong dagdagan, Sir Christian, di ba? Hindi. Naalala ko yung binagkita, Sir Virgil, before. Kasi dati may mga nagsasabi, free pa naman ang media sa Pilipinas dahil nandiyan pa naman iba mga news organizations. Pwede nyo bang i-articulate uli yan, Sir Virgil? Oo, kasi akala natin, ngayon na nandiyan yung media, libre tayo. Yung ano, yung kalayaan, ang sukat niyan, yung kung ano mangyayari sa'yo pagkatapos mong i-exercise yung kalayaan mo. Kung nag-criticize ka ngayon, ano ba mangyayari sa'yo bukas? Yun ang measure ng ano, ng kalayaan, ng freedom, hindi yung nasasabi mo gusto mo, hindi. Ano mangyayari sa'yo pag sinabi mo gusto mo? Yun ang measure ng kalayaan. Hindi yung basta nasasabi mo lang. At kaya nga ang kailangan
kailangan i-draw natin yung line eh. Ang akala natin, ngayon periodista tayo lahat, ngayon tayo ay media, lahat tayo magkasama na, hindi totoo yan. Ha? Kung merong vlogger na magaling, at merong periodistang magaling, may vlogger na masama, meron din periodistang masama. Dapat linawin natin kung nasaan yung linya. Hindi yung hindi sasabihin nyo, pare-pareho tayong periodista, pare-pareho lang tayo. Hindi. Ang panahon ngayon, eh, ilang linya. Ang linya na i-draw, eh, moral line. Ano to eh? Moral issue ngayon to. Pag pinag-usapan mo, demokrasya, hindi, kalayaan, katarungan, katotohanan. Pagka yan ang pinag-uusapan natin, eh ano, moral issues yan. Moral issues yan. Mm-hmm. Dapat lumamid kayo. Pareho kayo ng iniisip. Pareho kayo ng same thing sa ibang ano, sir, no? Same thing sa ibang institusyon. May masama tsaka mabuti din. Diba? Alam niyo, maganda, lahat, binuksan ni Sir Berhel yung... Lahat ng profesyon, lahat ng institusyon, lahat Sir Berhel, maganda binuksan niyo yung topic na yan, no? Yung siguro mag-agree dito si Pat, no? Parang hindi homogenous yung ano eh, yung industry natin sa Pilipinas, di ba, ng mga journalists. Kumbaga merong... Hindi. Merong matitino, yan, pero maraming tulisan. Ang tawag ko dyan, tulisan eh. Oo. Mercenaryo. Oh, merong tulisan, no? Merong tulisan talaga. Oo, meron ganun. So, dapat naintindihan natin yun. Kung sino yung tulisan, sino yung hindi. Eh, pero, sino tumatanggap ng pamerienda? Ay, daming magandang magandang pagkwentuhan din niyo mga behind the scene. Marami tayong kwento dyan. Yung mga... Oh. Hindi, ang tanong ko lang dito sa inyo, bakit ano dito sa narrative ng mga kumakalaban sa mainstream media, kung sino pa yung matitino, yun pa yung laging binabanata na bayaran, tapos kung sino yung bayaran, yun pa yung nagiging parang model of virtue eh. Parang paragons of virtue, no? Pat, o yan, Pat, hindi ko sasabihin. Natural lang yun. Na yung, natural lang yung bayaran, eh banatan yung hindi bayaran. At sabihin, hindi bayaran ng mga natural lang na yun eh. Talaga namang, lahat ngayon ay binabaligtad eh. Ang nangyayari lang, eh, ang masama nito, palakasan lang ng ingay. Kasi nakakarami yung, maaring nakakarami yung tulisan, kaya nadadrown out yung matitino. Ganun nangyari eh. Kaya sinasabi ko nga, ang kailangan, eh hanapin yung kasangga sa ibang mga ano, sa ibang disciplines, sa ibang mga kosa, ano, dapat magkakasama kayo eh, dahil ang pinag-uusapan dito na, alam mo yung media, may bias yan eh. Ang natural bias ng media, yung truth, freedom, and justice, no? Yung katotohanan, yung kalayaan, tsaka yung katarungan. Dapat pag tinapakan yan, eh, pare-pareho kayo ng laban, ano? Ang competition lang ninyo, ang competition lang ninyo, technical at saka business. Oo, yun lang. Pero, pag yan ang pinag-uusapan, dapat sama-sama kayo. At doon yung makikita kung sino ang kasama ninyo sama, sino ang hindi. Buti na lang, Sir Berhel, ako ay matulis lang. Pag pumapasok ako ng airport, sorry. go. Hindi, pinapalight ko lang yung ano, para at least yung kwentuhan ay balance, di ba? Pero dapat matulis siya eh. Umiinit na si Sir Berhel eh. Teka, si Patero may gusto sabihin kanina eh. Ano yung Pat? Yeah, actually, tingin ko yung sinasabi mo, Christian, na bakit yung mga matitino, yun yung binabanatan na sinasabihang bayaran. Siguro kasi yung problema nag-uugat dun sa maling notion ng mga tao sa role ng journalist. Yan. Parang ang akala ng tao, ang trabaho ng journalist ay magpabango ng mga politiko. Kasi siguro sa kultura... Parang propaganda arm, Sir Pat. Oo.
Kasi sa kultura, kung medyo ano eh, hindi pa tayo mababa, ano, yung baka pag may kita, kailangan palagi kang mabait, kailangan ka magpakitang tao, saka yung pag-size ka ng harapan, ano yan eh, frowned upon yan, culture. So, ang nababasa ko dyan, siguro, iniisip ng tao, ay dapat ano ka, maging mabait ka, pangulo yan, pangulo, wag mong awayin. Kasi, ano yan, masamang mang-away eh. Pero ang journalist naman, hindi nang-aaway per se. Ang journalist ay gumagawa ng trabaho. At ano yung ganag, ano yung trabaho ng journalist? Eh di, magsabi ng katotohanan at magtingin ng sumuri ng sitwasyon at tingnan kung ano yung mga tama at mali at punahin yung mali. Ngayon, akala ng mga tao, ano tayo, parang tayo ay mga tumutuhan. So, kasi Sir Pat, ito ay kailangan tama yung ginagather mong ano eh, yung news eh, no? Kasi ito rin yung magiging ano ng kasaysayan pagdating ng panahon eh. Yeah. Ito rin yung, so dapat first tama of history. Oo, tama. Kasi tayong mga nasa media eh, tagapagtala rin tayo ng kasaysayan. So dapat tama yung binabalita natin kasi yun yung babalikan ng mga tao, di ba? Correct. At hindi lang dahil magiging first rough draft of history. Pero, kasi gusto mo bang maging isang taong sinungaling? Yun ang tanong eh. Anong klaseng character yung meron ka? Tama. Yun ang dapat itanong eh. Ngayon, kung ikaw ay gusto mong maging matinong tao, wala kang choice kundi sabi ng totoo. Ngayon, akala ng mga tao, kapag nagsabi ka ng totoo, kung masama yung katotohanan, bastos ka. Hindi yun kabastusan. Tawag doon ay pagsasabi ng katotohanan. Kahit nga sa Biblia, sinabi ni Yesu Cristo doon sa mga pariseyo, mga hipokrito yung mga yan. So, Yesu Cristo ba ay naging bastos? Hindi. Nagsabi lang siya ng katotohanan. Ginagalit niyo si Paterno eh. Huwag niyong galitin si Paterno. May coverage pa bukas yan eh. Baka ma-bad trip yan. Eto, gusto, pasagot natin kay Sir Virgil muna. Sir, pero akhir... Sir, sige. Ang hirap pero, niyan, ako'y may katotohanan, kayo may katotohanan, yung iba may ibang katotohanan, di pare-pareho yan. Di ba? Ang pare-pareho lang eh, yung ako eh, may facts. Dalawa yun eh, yung katotohanan, yung truth, tsaka yung facts. Ano? Ang sasabi nga nila, this is my truth, not necessarily yours. Di ba? So yung facts kasi dapat i-define natin yan eh. Alam mo yung facts sensible yun eh. Ibig sabihin, it is something verified by the basic five senses. Yun yung nakita mo, yun yung narinig mo, yun yung na-feel mo, yun yung yun at the taste mo, ano? Yun ang facts. Yung truth, ina-argue mo yan. Yung truth, yung katotohanan, inilalabas yan sa reasoning. Ina-argue mo yan eh, no ha? Ang ginagamit mo rin, facts, no ha? Argument. Nagkakaroon ngayon bago na yung facts, ano yan eh. Depende sa perspective eh. Kaya ang sinasabi nga nila, kaya nga meron mga korte eh. No? Dahil nga yung katotohanan, eh kailangan magde. Hindi basta nadi-decide yun eh. Talaga meron talaga nadi-decide ng katotohanan. At yan, eh, yan ang deal sa demokrasya eh. Wala kang magagawa eh. No? So hindi mo masasabi ito katotohanan. Pero ibig sabihin, at saka hindi binibilang yung sino ang pare-pareho ng katotohanan. Naghang na. So, parang sinasabi ni Sir Berhel, yung truth mo, ano yung truth mo at saka truth nila. Parang ganyan, di ba? Ito rin kasi yung isa, no? Prop, no? At Sir Pat, no? Eh, anong makukuha mong katotohanan, di ba? Kung mayroon lang akong 5 pisong pang load na iloload ko na pang internet na ang kasama lang ay TikTok at saka konting YouTube or pwedeng pang Mobile Legends. Di ba? Paano ko mapapak-check yan, di ba? Actually, totoo yung boss eh. Konektado yan dito. Gusto ko lang anuhin to. Yung comment tayo dito kay Alan Venus, no? Paborito natin to si Alan Venus eh. Sabi niya, mga audience po ngayon ay matatalino at alam na namin kung ano ang totoo sa hindi. Hehe, sure ka ba? Sigurado ka ba, Alan? Kasi ngayon, mas buhay, sa totoo lang, mas buhay ngayon yung mga conspiracy theorist eh.
Yung para bang akala nila, yung alam nilang katotohanan dati, parang masyadong fashionable na pag china-challenge mo ngayon. Tapos nagiging cool ka, 'di ba? Yung parang hindi ka nagpapaaligipin sa establishment. So diyan nabuhay si ano, si Donald Trump, 'di ba? Diyan sa pagpo-propagate ng ganyang kalokohan eh. Yan, yan sir. Saka nakatulong din yung lockdown kasi yung mga walang ginagawa, focus sila sa ano eh. Kakatingin ng mga conspiracy theory, 'di ba? Oh, yung ano dito. QAnon, yung group sa ano sa Amerika. Sobrang kalokohan yung pinapaniwalaan nun, di ba? Pero bakit ang dami na nahuhulog doon? Kasi nga, eto minsan, siguro, I don't know, mag-agree dito sina Pat tsaka si Server Hell, no? Di ba, nagkaroon tayo ng intense effort to promote media literacy through media education. Ako, by experience sa pansin ko, parang nagkaroon siya ng ano, unintended consequence. Ano yung ibig sabihin ng unintended consequence? Kunwari, magturo ka sa ilang grupo, ganito dapat ang pagbasa ng balita, di ba? How to read between the lines or between the headlines. Pupulot sila ng ilang konsepto, tapos feeling nila ang galing na nila at gagamitin nyo against you. Yung parang all of a sudden, naging media expert sila, tapos yun yung nagpo-promote ng sarili nilang convictions and truths, no? Napapansin nyo rin po ba yun? Kasi nga, mali ang turo eh. Ang turo eh, mag-aral kayo to read between, mag-aral kayo to read between the lines. Ang periodista, hindi dapat meron between the lines, dapat maliwanag lahat. Sinasabi ng mamamahayag. Hindi nyo iiwanan na meron doon na pagpahuhulain nyo pa yung mambabasa kung ano sinasabi ninyo. Hindi eh. Iyon yung problema. Akala ng mga tao, meron ba't na maintindihan sa pagitan ng sa likod ng mga sinasabi mo? Hindi pwede yun. Nasabihin mo malinaw. Kung sinabi mo halimbawa na si Kalida, hindi naman CPA yan, pero magiging si COA chief. Maliwanag yun, di ba? Pag sinabi mo si Kalida, kutakot-takot ang COA cases niyan, pero siya ang COA chief, maliwanag yun. Walang babasahin between the lines. So, kung kailangan, linawin mo yung sinasabi mo. Ano ha? Factual. At not only that. Ngayon, ano naman ang katotohanan? Ang katotohanan, i-argue mo. Pagka ikaw may presidente na pinanganak ng conjugal dictators, dalawang conjugal dictators, at pagkatapos brought up in martial law, ha? And also indulged in impunity. Ang chances niyan, yan din ang gagawin niyan dahil wala ibang natutuhan niyan. Yun ang argumento na lalaban mo ngayon na katotohanan. Kasi kaya medyo, lalo ngayon, dahil sa dami ng confusion na nakakalat, kailangan ng explanation eh. At marami tayong kailangang ipaliwanag ba? No? Mm-hmm. Hindi basta. Pagkadating sa katotohanan na, kailangan mo magpaliwanag. Yung fact, ito, ilalahad sir, mo lang yun eh. Sir, ito yung example. Ilalahad mo lang. Ayoko lang mamiss to, pero nasa linya to nung binabangkit nyo, dapat magpaliwanag, no? Nakita mo ba to, Pat, yung quote card galing sa Inquirer? Nag-comment din yung dating Inquirer reporter, si Jesset. Na ano? Yung quote card ni Robin Padilla. Yung para bang ilang taong dinungisan yung pangalan ng mga Marcos. So, parang magandang... mabigyan sila oportunidad na para ipaliwanag yung side nila or something like that. At di ba ngayon, napaka-effective ng quote card sa social media. Parang siya yung pinagmumula ng conversation, di ba? Ang concern ni Jesset doon. Tsaka ako rin, nung una ko nakita yun, sabi ko, walang ka-konteksto to. Parang meme na rin siya, sir, eh. Oo. Parang sumasabay sa meme, eh. Oo. Tapos parang kinawawa naman masyado yung mga Marcos. Based lang doon sa napakaliit na quote coming from Robin Padilla, Senator-elect Robin Padilla. Anong tingin mo, anong pananaw mo ron, Pat? Diba, gumagawa rin kayo ng mga quote cards eh. Oo. Yun yung mga bagay na talaga nakakakuha ng atensyo ng mga tao eh. May quote card na ganun. Undeniably kasi ang social media, napaka-visual na medium niya. Pero alam din natin na madaling ma-take out of context yung mga ganyang quote cards. Kaya dapat kapag mga bagay na ganyan, yung alam naman natin na hindi siya
kumbaga, pwedeng ma-take out of context, katulad niyang yung legacy ng Marcos family. Sana may effort para either lagyan ng link to a context piece or not to do the quote card at all. Kasi kumbaga, ano eh, it will do more harm than good. Dahil, ano nga, alam naman natin na it is a visual medium and people just read the headlines or people just hold quotes. So, minsan kailangan mo rin kailangan ba ito na quote card format or we can use the fact format. Marami naman tayong mga tsaka sir, Pat, di ba ngayon, pag inanong mo yung quote card, may article, minsan nagpa-prompt rin yung Facebook, di ba? Kung nabasa mo ba yung article o hindi. May ganun na rin feature, di ba? May nakalink. Pasamain lang yung posibleng, yeah, it's part of the one of the missteps or one of the, hopefully it is not deliberate on the part of the news outlet, but things like that happen. And hopefully when things like that happen, including in our own newsroom, we are reflective enough to see what is wrong or what is right about it and do better next time. So my only hope is that it was an innocent mistake and that it was not deliberate. Pat, nag-chopy ka uli. Ayan, okay na? Ayan, okay na. Galit ka lang yata sa amin eh, kaya nag-chopy ka eh. Teka, ito, gusto kong pag-usapan to. Yung, again, paborito natin, Bayaw, si Alan Vinas. Oh. Ang tanong, sino ang magsasabi kung ano ang katotohanan? Bigat naman ang comment ni Alan, oh. Bigat? May isa ako example sa'yo, Alan. Oh. Example, paano mo alam na anak ka ng magulang mo? Dahil baka mukha mo sila, dahil lumaki kang kasama mo sila. Diba? At a certain point, kung gusto mo maging pilosopo, pupuntahan mo yung birth certificate mo, di ba? Pwedeng hindi ka pa rin maniwala kasi yung opinion mo, consistent yan sa tinatawag nating relativism. Di ba? To quote si Pope Emeritus Benedict XVI, di ba? The tyranny of relativism, yun daw yung pinaka-problema ng ating henerasyon ngayon. At kitang-kita yan sa komento mo. Ano ba? Sino magsasabi ng katotohanan? May mga bagay ako, na... sir, alam ko, sir. Oh, sir. Oh. Eh, tanong lang natin kay Senator Robin Padilla, 'di ba? Magaling siyang kumilatis ng katotohanan. ng tao, 'di ba? So. Oo nga eh. Yeah, hindi, joke lang, joke lang. Hindi, tama. Ang problema kasi dito sa ganito sinasabi ni Alan, 'di ba? Sino magsasabi ng katotohanan? Una, korte. Okay, that's one, 'di ba? Pangalawa, may mga objectively verifiable facts. At yun po yung isa sa mga ginagamit mainly ng mga journalists. Kunwari, totoo ba na convicted si Joseph Estrada ng plunder 2006? Opo, factual yun. Pero pinardon siya ni Gloria a few months later. Factual yun. Hindi mo na kailangan kunin yung side ni ERAP. Sir, ano pong masasabi nyo convicted kayo in 2006? Ire-report mo ngayon, di ba? So yan, kunwari ikaw, Alan, how sure are you na anak ka ng magulang mo? Pupunta ka ba sa birth certificate mo? O meron ka namang objectively verifiable facts na pwede mong tingnan, di ba? O magpapa-DNA test ka pa ba? Kumbaga, meron tayong tinatawag na objective truth, di ba? Saan ba sumisikat ang araw? Di ba? Malamig ba pag tinapat mo yung kamay mo sa ibabaw ng apoy? O mainit? Di ba? Huwag naman tayong pilosopo ngayon para lang gamitin natin yung ganyang mga argumento para i-deny yung role ng journalism. Kasi malaki epekto niyan, di ba? Kumbaga, pwede mong gamitin yung kung pipili ka ng toothbrush o kaya ng toothpaste. Pero kung pag-uusapan na natin yung mga bagay na makaka-epekto ng buhay ng tao, eh huwag tayong tatanga-tanga, di ba? Sorry. Sir Verhel, gusto ko munang isingitan to kasi nga, eto pag-usapan natin lang maikli. Eto, may development na naman yun sa NTC, National Telecommunications Commission. After nila ipasara yung dalawang news websites, ayan, nawala Sir Verhel. Ikaw ngayon sumagot niyan, June. Tsaka si Sir Verhel bumata. Hi, sir. Ano ba epekto nito? Kasi hindi, diba, natatawa pa rin ako. Sorry, sir. Natatawa pa rin ako sa idea. Dapat kay Alan, kay ano na lang talaga siya nagtanong eh. Kay Robin. At least si Robin magaling kumilatis eh, di ba?
Sige, Sir Tuler. Italay. Ano ba, ikaw muna, Pat. Sige, ano ba epekto nito? Di ba yung announcement na NTC na i-review mga block time agreements? Paki-explain nga muna, ano ba yung block time deals na yan? Ang pagkakaintindi ko, yung mga block time deals, para ka nagpo-provide na content. Hindi ba? Tama? Sa isang tama. Network. At binabayaran ka nung network para mag-provide itong fantastic content. Oo. Ito example. Or diba either yung vice versa din. Na, may content ka, nagbabayad ka sa station, para maipalabas yung ano mo, yung palabas mo, parang ganyan. Kikita sa yung istasyon, di ba? So, kunwari, wala kang prangkisa, ABS-CBN, pwede ka makapag-deal dun sa ibang mga networks para dalhin yung sarili mong programa. Ito, old theory to sa, ano, sa press, di ba? Yung four theories of the press, no? Yung sinasabi nila, how a press operates basically is consistent with how governance is made or functions, di ba? Kunwari, communist. Hindi communist yung press mo. Tapos, libertarian, 'di ba? Social responsibility, authoritarian. So talaga unang tina-target po talaga rito ng ano eh, ang press eh, no? Kasi pag walang press, walang pupuna. Oo. Yes. At saka yun, siguro huwag niyo kalimutan doon sa mga nanonood, hindi pwedeng lahat popularity contest. Hindi porky factual. Ang facts hindi pwedeng pinagbobotohan. 'Di ba? Kung mali, kung illegal, kung pangit. Pag sinabi, pag sinabi ni Robin Padilla, nakawawa naman yung Marcos. Mga Marcos dahil hindi, nakamali ng tingin ko sino kawawa. Tayo kawawa, hindi si Marcos. Bakit itong si Robin Padilla, sinasabi kawawa yung mga Marcos, tayo ang kawawa. Di ba niya nakikita? There are facts that can be deployed showing na tayong kawawa. Ano yung facts na yon? Yaman! Yung mga Marcos, kakadayaman tayo. Puro hirap ang inaabot natin dito eh. No? Iyon ang ano, yun ang dapat pag-usapan dito. Oh, sige. Okay, Robin Padilla eh. Hindi ngayon si Robin Padilla, pwedeng kahit ano sabihin niya, papaniwalaan na nakakaintindi. Salamat, sir. Sige, ito naman. Paterno, anong ano natin? Yung siguro final reminders, lalo magpapalit ng administration, ano yung mga dapat bantayan? Well, una sa lahat, no, kailangan ko munang i-correct yung sarili ko. In the spirit of truth and accountability, with the spirit of justice, hindi si Walter Lippmann Walter Cronkite. Cronkite, okay. Freedom of the press is not just important to democracy. It is democracy. Ito, siguro ang... Pat, sorry, nagpa-popcorn ka, hindi ko alam kung bakit eh. Oh, may garit ba sa'yo dyan? Freedom of the press is not important to democracy, it is democracy. And yung kasabihin ko lang sa inyo, mga viewer, alam nyo itong pamamahayag parang pag-ibig yan eh. Hindi kami ito lang para good time lang para sa inyo na mag-produce ka anong content para kami kumita, period. Sa panahon ng bagyo, sa panahon ng sakuna, sa panahon ng gera, sa panahon ng panggigipit, sa panahon ng katapat, nandito kami para sa inyo. Parang hindi kami nilagaw sa inyo para sa wala lang. Mahal namin kayo. Kaya, you know. Kaya sana yan yung medyo corny pakinggan, pero alam nyo, sa trabaho ng journey, mataas ang sweldo namin dito, ha? At akala ninyo, kahit yung mga nagsusuklay kami ng buhok, na akala mo ang ayos-ayos pagdating dito sa mga ganitong video. Sa totoo lang, haggard ka, mahirap ang buhay. Pero bakit namin tuloy na ginagawa to? Kasi alam nyo, ang buhay ito pera-pera lang eh. Ang buhay hindi pera-pera lang. May tinatawag tayo. At yan. Tama. Amin. Ganda na sinabi ni Paterno. No? Yung higher purpose. Yan ang maganda eh. Higher purpose. Correct. Oh, sige. Yes. Final word. Bigay natin sa ating ano, sa ating host for tonight. Yan. Bayaw. Ang ganda na sinabi ni Paterno, no, na akayak parang pagpapari din yan eh. Yung
ano eh, no? Yung pagpasok sa media, di ba? Bokasyon din yan eh, no? Pero eto lang, no? Medyo paulit-ulit nang sinasabi na natin, no? Na huwag natin hayaan na patahimikin yung mga nagsasalita para sa katotohanan, no? Mga journalist, mga artist, no? At iba pang mga nasa front line, no? Yung mga vanguard ng truth, no? So yan, tuloy-tuloy lang po tayo, no? Magmasid, makinig, magtanong, tumuklas, magsuri, makiramdam, mangahas, manindigan, makialam, makibaka, at magpakabayani sa panahon ngayon. Kasi kailangan ho nating bantayan ang katotohanan. At muli po, kita-kita tayo sa 2028. Bayaw for president. Eh, biro lang po. Pero maraming salamat po, no? Sir, thank you very much po, sir. Grabe, ang formal ni Bayaw, no? Pero, ayun, mayroon pala kaming organisasyon. Baka gusto nyong sumali, no? Sa Dakila, no? Artist Collective to for Modern Heroism, no? Ngayon, Philippine Collective for Modern Heroism, andito yung 3B natin, no? Yung bayani, bayan at bayanihan. So, salamat po. Ayun. Maraming salamat, Bayaw. Maraming salamat, Sir Verhel Santos. At maraming salamat, Paterno Ismael, for joining us tonight. Salamat. Ganda po ng discussion natin. Tuwan-tuwa yung mga tao. Nagka-problema na tayo ng konti sa audio, pero maganda po. Makabuluhan po. Mukhang maganda ulitin natin ito, no? Sige. Diyan po nagtatapos ang ating programa. Wala na akong sasabihin. Sige, salamat. Ang ganda ng mga sinabi nila. Okay, salamat po. Sige. Good night. Thank you po. Salamat. Good night.